Hinahanap ngayon ng mga otoridad ang dalawang suspect sa pagpatay sa isang sales supervisor sa San Pablo City sa Laguna. Isa sa mga suspect, katiwala ng pamilya ng biktima. Narito po ang aking report. Atake sa puso ang unang inakalang dahilan ng pagkamatay ng 26-anyos na sales supervisor na si Leslie Santos. Natagpuan ang bangkay ng dalaga sa kanyang tahanan sa Barangay Santa Isabel, San Pablo, Laguna noong February 18. Bukod sa walang nakitang anumang sugat sa katawan ng biktima, isinantabi rin sa paunang investigasyon na may foul play dahil intact ang appliances at gadgets ni Leslie sa kanyang kwarto, pero nang lumabas na ang autopsy report. Doon po natin na nalaman na bali po ang laig ng biktima, kaya't meron pong foul play na nangyari. Nagkaroon na agad ng ideya ang San Pablo Police na posibleng inside job ang nangyari batay sa isinagawa nilang investigasyon sa crime scene. Wala pong force entry na naganap. Buo po ang pintuan, buo po ang mga kisame, ang mga bintana. Kaya't ito po ay masasabi natin na kilala po ng biktima ang ating mga suspect. Kinalaunan, lumutang ang isang testigo at itinuro ang katiwala ng pamilya ng biktima na si Ryan De La Rosa na nakita raw na huling pumasok sa bahay ng biktima. Hindi namin lubos na maisip kung bakit ginawa yung ganyan. Dahil hindi. Ika nga eh, matagal nang nagdaano na siya dito. Parang pamilya na rin to sa kanya. Ayon sa mga kaanak ng biktima, nagpakita pa sa Poninaria ang primary suspect na si De La Rosa. May napunan na nga sa kanyang ibang kilos. Anong klaseng kilos? Parang hindi siya, parang taranta na hindi maano kung anong reaction niya. Kasama raw ni De La Rosa noong gabi na iyon ang kaibigang si Jordan Bautista, ang nagmaneho ng pampasaherong jeep na ito na iniharang sa crime scene. Ang motibo dito ay panggagahasa. Subalit, naagahan o hindi nila inaasahan na matay kaagad ang biktima, kaya maaaring hindi nila naituloy yung kanilang motibo sa panggagahasa. Naaresto si Jordan Bautista, pero pinakawalan din ng piskalya dahil ang isinagawa raw na pag-aresto ng pulisya ay labis na sa itinakdang reglementary period. Sinampakan na ng kasong murder sina Bautista at De La Rosa na kapwa ngayon hindi na mahagilap. Ang gusto lang namin, kung talagang wala siyang kasalanan, lumutang siya, sabihin niya kung anong tunay na nangyari. At kung ano naman, kung nasa saan man siya, di tanggapin na niya na talaga siya ang gumawa doon sa krimen. Siguraduhin po natin na sarado ang ating mga pinto at kung ito man po ay mga kakilala natin, tayo po ay tumawag or magkaroon po tayo ng emergency number na pwede nating pindutin agad sa ating mga cellphone just in case po na magkaroon ng emergency.